I'm Mark Joseph Ebanghelyo. So yung isang isyu na napapansin ko sa ating jail prison management is yung overcrowding sa ating kulungan. Kumbaga yung kadamihan at siksikan ng ating mga inmate. So marami mga preso o inmate ang di makatulog ng tama at ayos dahil nga sa sobrang kadamihan nila. So kung kahit ang ginagawa ng ibang mga inmate is shifting sila matulog. Yung iba naman ay nakaupo at nakatayo kung matulog. So, isa tong problema sa ating mga inmate. At isa pa nito, dahil rin sa overcrowding, nawawala ng privacy. At nagko-cause rin ng mga health problems sa ating mga inmate. Dahil nga sila ay tabi-tabi at siksikan sa isang selda. At isa pa, yung health protocol na pinapatupad sa atin na social distancing ay hindi rin masunod ng ating mga inmate dahil nga sa sobrang dami nila. So, yun. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Christian Beltran ng Tugol. At isa lang sa napapansin ko sa jail management ng Pilipinas ay ang overcrowding nito o yung pagdami ng populasyon. Kasi nga alam naman natin, di ba, na nung umupo si Digong, si Duterte, itinalaga niya yung batas na paglipon at paghuli sa mga drug addict. At sa batas na yon, sumubra nga ang dami ng mga nahuli. Kasi nga, laganap ang droga sa Pilipinas. So, gusto ko lang magbigay ng opinion about sa issue na to kasi talagang napakahirap, lalo't nasa pandemic tayo ngayon. Kailangan ng social distancing at alam mo naman, yung virus na yun nakakapatay ng mga tao. Balita na sa ibang bansa, sobrang dami na matay. Dito sa Pilipinas, sobrang dami na din. Kaya ang gusto ko lang sabihin at opinion dun sa issue na yun ay, di ba uso naman ng rehabilitasyon? Bakit hindi nila pakawalan yung iba na mga nagbago na o kaya matagal na sa presinto at alam na ang tama at mali? Kasi makikita naman sa tao yun eh. Though, mahuhusgahan pa rin sila sa labas. Okay na yun. Kesa naman, dun sila mamatay, hindi nila kasama ang pamilya nila, di ba? Sobrang dami, di ba? Good day everyone, I am Antayla Eslinatok from Tugol. So, one of the most pressing issues that our prison management facing right now is the lack of sanitation facilities. Way back to the old prison establishment, lack of sanitation is a big contributor that causes the prisoners to have a problem in their skin and have a problem to their health since then up to present. Having too much prisoners in prison is one of the biggest contributor of skin diseases. Some causes of the overcrowded prison and lack of sanitations are the acne, eczema, hives, etc. We could avoid these issues if the government and the prisoners are both giving their part for a better changes to avoid these issues. I'm Patrick De Los Reyes from Tugol. So my opinion po about the problem in correctional institution, which is the lack of sanitation and no proper hygiene in facilities po, in correctional institution. So most of the inmates has no toilet facilities and either their environment are poorly maintained due to lack of cleaning materials and other hygiene tools. So some of the sewage o mga daanan po, mga kanal, ginagawa po nila itong toilet po. So nagbabara po ito at dahil po sa mga pagbabarang yun ay nagdudulot po ito ng masangsang na amoy sa loob ng kulungan po. So nga po, most of the time, inmates has no time to take shower dahil nga po sa wala masyadong dollar ng tubig, wala po silang enough na supply ng tubig para po makapanligo. Kaya po wala silang proper hygiene kasi nga po, bihira silang makaligo sa loob ng kulungan.
At dahil nga rin po nagsisiksikan sila, so nga po, nakakahawahan sila, kunwari may sakit po yung isa. Hindi po may iwasan na mahawahan yung iba. At dahil nga po sa ganito mga sitwasyon, hindi po may iwasan na pati yung kanilang mga kinakain ay kumbaga po ay hindi po siya yung malinis, mabilis po siya makontaminate. So dahil po sa kakulangan sa tubig, sa supply, hindi po nila nalilinis ng ayos yung mga ginagamit po sa kusina, sa pagluluto. So dahil po sa ganun ay yung kinakain po ng mga inmates ay nagdudulot sa kanila, kunwari pagsakit ng tiyan, nagdudulot po sa kanila ng sakit. Dahil nga po sa ganito mga sitwasyon ay mahirap po ang buhay ng mga inmates sa loob po ng mga correctional institution. So dapat po ay mas pagtuunan po ng pansin ng ating gobyerno yung mga hinanakit na mga preso sa loob ng kulungan. At dahil po nakakaawa rin naman yung mga preso na nasa loob na pinipilit ng bagong buhay, tapos kasakit lang pala sila, kunwari mamatay. So sana po ay matuunan ito ng pansin at mabigyan solusyon yung mga ganong bagay. At nang sagayon po ay maging maayos po yung mga yung pamumuhay po ng mga preso sa loob ng kulungan.